Good morning, mga pare. Dito sa video na ito, isishare ko sa inyo yung mga observations ko kay Fortuner habang nagbabiyahe ako pabalik ng Maynila. Galing akong Samar, almost isang araw na biyahe, almost 900 kilometers. So for me, that's more than enough para ma-observe ko yung mga qualities, katangian ni Fortuner at kung bakit sa palagay ko ay bakit siya naging number one SUV dito sa Pilipinas. Masarap din i-drive itong Fortuner pag marami kang pasahero. Kasi kayang-kaya ng engine niya at mas nagiging malambot yung suspension. Actually, marami na rin akong na-drive na sasakyan. CX-5, Strada, Montero, Nissan Terra, Ford. Although yung iba dyan, mas malambot yung steering, pero mas na-appreciate ko yung bigat ng steering ng Fortuner kapag highway driving. Pero subjective naman yan sa driver. Magkakaroon tayo ng difference of opinion pagdating sa ganyang bagay. Kaya sa panahon ngayon na napakaganda ng mga sasakyan, talagang mahihirapan kang mamili. Ako nag-stick ako doon sa tried and tested. At tulad nito, wala kang problema sa biyahe. Wala kang alalahanin kasi alam mong reliable. Ang problema kasi sa mga masyadong high-tech, yung kanilang electrical pagdating ng let us say after 3 years or 5 years nagkakaroon ng problema. Kaya mas maganda pa rin sa akin yung mga basic basic features ng sasakyan. Pero para sa akin lang yun. Para naman sa iba, mas maganda nila yung high-tech. Ang isang issue sa mga diesel engines, merong yung tinatawag na DPF, diesel particulate filter. So kapag puro ka lang city driving, nagkakaroon siya ng problema sa DPF. Kailangan every week itatakpo siya ng highway at iahataw mo para matanggal yung DPF. So as much as possible, binibiyahe ko ito sa long drive kapag weekend. So sigurado ito kasi napakahabang biyahe from Dolores, Eastern Samar to Manila. At talagang sulit na sulit dito si Fortuner sa takbo niya. Lalo nang mag-isa akong magbiyahe from Manila to Eastern Samar, naka-sport mode ako. Pero ngayon, anim yung pasahero. Kaya normal drive mode lang tayo at saka kinonsihal ang tawag sa amin na driving, yung chill drive. Part na madalas mag-landslide dito sa Taft Eastern Samar. Ayan, so ginagawa nila ngayon ng DPWH. Lalo na pag malakas ang ulan. Ayan o. So dahan-dahan lang tayo dito kasi minsan may kasalubong. Ayan. Ayan ang madalas na nagkakaroon ng landslides dito sa Taft Eastern Samar. Okay.
slow down. Ito pa yung isang area na nagla-landslide dito sa Taft Eastern Samar. So maraming areas ito. Siguro mga nasa 5 areas. Mamaya madadaanan natin yung loop-de-loop. Loop-de-loop kasi loop over the loop. Para siyang mini bitukang manok dito sa Eastern Samar. Kira kong video, nakavideo ka mo yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyong loop de loop. Mixing ano lang ito. Dalawang loop. Andito kampo ng mga sundalo. Matagal na itong headquarters ng army. Bata pa ako, nandyan na yan. Akyat tayo kaya yung engine ni Fortuner, umiingay na siya. Kung naka normal drive mode lang kasi tayo. Ayan, nakikita nyo yung isa pang area, pangatlong area na ito na landslide, na nagkakaroon ng landslide dito sa top. Kanina nadaanan natin yung dalawang areas. Sa part na ito medyo ano ang kalsada, konting lubak-lubak, pero komportable pa rin dito sa loob ng Fortuner. Actually hindi ako makarelate sa sinasabi ng iba na hindi komportable sa Fortuner. Sorry pero hindi ako makarelate. Sa totoo lang, komportableng highway cruiser ito sa mga long drives. Galing ako Manila hanggang Eastern Samar, almost 900 kilometers. Hindi ako pagod mag drive hindi sumakit yung katawan ko, honestly speaking. Siguro yung ibang nagsasabi noon, wala talagang actual experience sa long drive. Medyo napanood lang nila sa YouTube, sa mga car reviewers, na konting panahon lang yung inilagi sa sasakyan. Pero sa katulad kong may-ari mismo ng sasakyan, yun ang experience ko based on actual experience sa long drive. Merong reason kung bakit number one ang Fortuner na SUV dito sa Pilipinas. Habang tumatagal, lalo siyang sumasarap i-drive.
mas matagal na panahon na magkasama kayo ng fortuner, mas nagiging kabisado ninyo yung isa't isa. At yun yung, yun siguro yung value kung bakit medyo mahal yung presyo niya compared dun sa technological features. Dito tayo sa mga lubak-lubak na part na kalsada ng Western Samar. Meron tayong 6 na pasahero. So, okay naman yung suspension niya kahit sa mga lubak-lubak. Para ka lang idinuduyan. Ayan o. Puno tayo ngayon, kasama na yung mga gamit. Alam niyo po, sa dinami-dami ng mga nagagandahang sasakyan, talagang napakahirap mamili. Depende na lang siguro sa buyer kung ano yung priority niya. Yung iba dyan gusto ng comfort. Yung iba namang gusto ng advanced technology. Yung sa akin namang gusto ko ng sasakyan na maasahan. Kasi ang pagpili ng sasakyan para sa akin, para rin pumipili ka na makakatuwang sa buhay. Merong ibang sasakyan na pwedeng pang girlfriend lang, pang short-term relationship. Eh, pero ito si Fortuner, ito yung pwede mong makatuwang kasi maasahan, reliable, at pwede mong dalhin kahit saan. Katatawid lang ng Roro from Port of Allen to Matnog Port. So, pabalik na tayo ng Maynila. Inaantay ko lang yung mga kasama ko para diretso na kaming bumalik na Manila. So far mga pare, napakaganda ng napakagandang ilong drive ni Fortuner. Kahit marami kang madaan ng lubak, hindi siya ganun ka tagtag pagpuno yung sasakyan. Actually napaka-komportable niya. Ako bilang driver, napaka komportable sa akin na i-drive si Fortuner. To tell you honestly, marami na rin akong mga naging sasakyan. May una kong sasakyan Altis, and then nagkaroon ako ng Innova. Meron din akong nagkaroon ng Santa Fe CX-5, Isuzu D-Max. So far ang masasabi ko, magandang ikip itong si Fortuner para sa long-term ownership. Inuulit-ulit ko yan kasi nga, hindi madaling maluma si Fortuner. Yung ano niya kasi, yung mga features niya sa loob, para sa akin, basic lang. Meron kang dashboard, hindi siya ganun kaganda kumpara sa iba. Pero dahil nga napaka-basic ng design niya, utilitarian at practical, alam mo na ganito mga features ang magtatagal. Pag masyado kasing high-tech, katulad ng Ford, hindi sa inaano ko yung mga owners ng Ford. Nasa inyo yan, pera nyo yan. So, kayo din naman yung magmi-maintain yan at gagasto sa maintenance. So wala tayong problema doon. Inaano ko lang yung in-express ko lang yung opinion ko. Okay, wala tayong mga brand wars dito. Hindi ako loyal sa Toyota. Ang sa akin lang yung objective assessment ko sa mga sasakyang na hawakan ko.
merong reason kung bakit number one na SUV ang Fortuner dito sa Pilipinas. Kahit sa India, napakamahal ng Fortuner. I think kung i-convert natin sa peso, more than 3 million. Pero bakit number one sa India ang Fortuner? Dahil ito sa kanyang reliability at performance. Yun ang tingin ko. Kasi design-wise, mas maraming sasakyang mas pogi sa Fortuner. Sa technology, mas maraming lamang. Nandyan yung Ford Everest, lamang na lamang sa technology. Yung Nissan Terra, lamang na lamang kay Fortuner sa ride comfort. Pero bakit hindi sila nangunguna? Okay? Yan ang tanong ko. Kaya ako bumili ng Fortuner para malaman ko ang totoong reason. Pwede naman akong kumuha ng Ford Everest. Actually, para sa akin, ang pinaka magandang design sa mga SUV, yung Ford Everest. Yung totoo. Yung Nissan Terra kasi hindi ko talaga type. Nang una ko siyang i-drive, yung layout niya, hindi ko feel. Although malambot yung ano niya, malambot yung suspension niya. Sa lahat ng mga SUV na na-drive ko, ang Nissan Terra ang pinakamalambot ang suspension. Yun ang pinaka-komportable sa long drive. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.